Hello mga kaihip and good day to you. We are very lucky to have with us the AMP president and one of the best and sought after musical directors in the country today. Napakagaling pong musiko nito at saka napakaswerte natin at nakasama natin siya today. Please welcome on the program, Mr. Mel Villena. All right, ladies and gentlemen, once again, Mel Villena. Sir Mel, senyor, marami salamat. Ay, my honor na to get invited in your vlog. Ano ba tawag doon sa mga ganitong vlog-vlogan? Vlog-vlogan, oo. Huwag lang tayo magkalaglagan. This is... Vlog-vlogan tayo eh. Oh, yes, okay. Sir. Oh, at, yeah, mabuhay kayo, mabuhay. Yun, yeah. Si Mel Villena, as I said kanina, siya yung president ng AMP. Of course, sought after musical director, arranger, TV host pa nga. May ganun pang nangyayari. Kaya lang yung may show ko ngayon sa GMA, hindi ba, Nyor? Oo. Pakibalita mo nga sa amin yung show niyo para pag... Well, it's a musical singing competition ng, of course, musical singing pa eh. Hindi ba talagang doble-doble na? It's a singing competition ng mga bagets, mga bata. Yan. Aging from young age of mga contestants would be like... Six years old hindi naman yata. Pinakabata is like somewhere there, mga 9 at mga I think 14, 13, 15. Wow. Ganyan. Okay. At mga magagaling na bata ito, sobra. Hindi nga namin nagtatanungan kami ng mga kapwa kong judges na sila Pops at nila Aisel Santos. Pero sa magaling itong mga to, ba't meron tayo mga gito? Ba't meron? Magtataka ka ba Pilipinas ito eh? Di ba? Correct. Dalawasi ko ang mga magagaling dito. In a manner of speaking, ibig sabihin in each household, may magaling diyang kumanta or at least marunong kumanta. That's let right. Alone mga bata ito na mga matitinig. So it's like a contest nito mga ito. They call it, we call it our center stage. Yeah, yeah. Center stage. Yeah. And this is airing tuwing Sabado, weekly? Every Linggo ito, ang airing nito, Linggo ng prime time. Ngayon, yun lang, syempre, because of what happened, medyo mag-alter kami ng konti ng sistema kung paano gagawin. And I hope everyone watches out for that dahil magkakaroon ng mga makabagong paraan how to present these things. Kasi alam mo naman, very challenging. Pero alam mo tayo mga Pinoy, hindi ba, lalo ba, we're talking GMA, so they're very creative people. And ayun, basta kami, we trust them and they trust us. We will do a good show. Yeah. Congratulations on the new show. Ay, salamat. Oh, alam niyo naman to si Senior Mel, hindi naman baguhan to sa harap ng camera. Kahit nung nasa kabilang station pa siya noon, may singing bee, may marami pang iba. Ay, naku. Oo, ang dami. Dali nun. yun, baka nga susunod yan, nasa teleserye na to. Huwag naman. Mawawala akong trabaho nyo, ha? Pare, hindi ko kaya yung ginagawa mo, pare. Ayun. Ibang klase. Ibang klase. Anyway. Mabigat ka na ron, okay ka na, ayos na, ikaw na yun. Ayun. O, kaya nga naman sumangguni ako sa iyo ngayon dahil, alam mo naman siguro na babalibalita mo na eto, nahihilig-hilig na ako sa pag-ihip ng saksopon nga. Galing. You started out and up to now you're an accomplished flute player. Thank you. And yan, syempre tuloy-tuloy. Oh, kaakibat ng flute din, winds yan eh. So, di ba, magkakadikit yan. Correct. Actually, pag-uusapan natin mamaya yung mga doubling instruments kasi nagdo-double nga yan talaga. Nyor, matanong ko lang, saxophone ba ang unang ang instrumento mo? Or ano, paano ba nag-umpisa ang musical career mo? Nagsimula ako, of course, like any young person, nandun sa mga basic mga traditional na madaling mahagilap na mga instrumento like a guitar. Right. Yan. Nung bata ako na as early as maybe 6 years old, I got hold of a lumanog na alam mo yung hollow guitar na yung mga maninipis na ganyan tas yung steel strings. Yan, siyempre sabi ng airpat ko, ng father ko, mother ko, bili mo muna ng ganyan yan para lang may paglaruan naman. Baka naman mamaya, walang ayaw na, sayang. Di ba? Yung mga ganun. So, dun muna ako nag-start. But,
I was so happy the first time na I got one. Mm-hmm. Kasi doon sa aming bahay, nung lumalaki ako, laking San Juan ako eh. San Juan Rizal, ha? Okay. Rizal. Oo, laking San Juan ako. Mm-hmm. So, nandun kami nakatira doon sa kalye na tinatawag namin Alfonso 13. Yan. Anyway, mm-hmm. it's a one of those ng mga, hindi naman, outer San Juan na yun eh. Area papuntang Santolan. Okay. And that area, meron doon tindahan na tinatambayan ng mga standby doon. Yeah. Mga panahon ng mga 60s ito, ah, 70s ito. Mm-hmm. Okay. Every time mga paghapon, mag-gather yung mga standby doon, mm-hmm. whether mga matatanda na or mga bata, yun, para bang naging community kon yung isang tindahan doon sa area namin na yun. Uh-huh. Meron doon tumutugtog madalas na mga isa o dalawang mga teenager ng mga panahon na yun. Mm-hmm. Like I was 6 years old, I think. Okay, mga ganun, 7 years old. Tama. At siyempre, pag naglalaro kayo ng mga kabataan, ng mga kalaro mo doon, mga kaedad mo, mapapatambay ka lalo mga pagdating ng mga alas 6 ng gabi. Mm-hmm. Kasi nandun na yun, nagko-converge na yun. Balik taktaka na yun. The fresh chismis of the day. Yes. Di ba? Yung mga ganun. Yung the late na early evening chismis at nagkakagano na rin, masaya. Mm-hmm. Nakakatuwa. Nagba-basketball kami. Ngayon na, track ako doon sa meron tumutugtog ng gitara. Yung tumutugtog ng gitara yon, he is like a self-trained person. Okay. Standby. Na mahusay tumipa. Baka kung ano yung mga Beatles na kinakanta. Wow, ganun. Sa gitara niya, ganun din. Yung hollow na ganun na. Kung kanibis na gitara na. Truglata, ika nga. Eh, di ba? Yung ganun. Pero ang gandang tunog ah. Tapos pag tumira na ng mga kumanta, yung mga may kakanta ron eh. Pag tugtog na, may kakanta bigla ron eh. Di ba? So ganun lang, lumaki ko sa ganung environment. Eh, tumitigil ako maglaro. Okay. Nung nandun ako, nakatutok ako, gano'n, nakakibitser ako, nakaganyan, nakikinig ako, ayan, bata kayo eh, gano'n. Hmm. Galit itong mga ito ah. Eto siguro, nakita na interesado ko, itong teenager na ito, na standby na, who goes by the name of Boots. Gano'n eh, si Boots. Boots, oh. Sabi ko, oo, Kuya Boots. Turuan mo, ang ganda ng, ano man, paano ba yan? Ay, nakita niya, mahilig sa music eh, di ba? Mga kapitbahay, pwede ka rito, gano'n. O, yan, tipahin mo ito, gano'n. O, yan muna, pag-aralan mo yan. E, chord ng E. Yan naman, sige. Ganyan lamang yan. Okay, ba, okay. Doon ako natuto ng gitara. Aba ng background, ano? Pero nakakatuwa, kasi, napakasaya, community yun eh, environment yun. Kaya yung environment na yun sa akin, napakilaking bagay. Yun yung magiging platform ako para yung sa susunod na level, sa susunod na mga, yung level of interest, doon man gagaling sa ganun. Right. Yan. Kaya masusundan naman ng level up na interest. Mm-hmm. At nung mga bandang, pagpalagay ng grade 6 ako noon, okay, grade 7, sasali ako ng marching band nung eskwelahan namin. Oh, okay. Paano yun? So, bago doon, marunong ako mag-gitara. Mm-mm. Tapos pag-aaralin ako ng nanay ko ng organ, yung electone, yung Yamaha electone keyboard. Usong-uso yun ng pangapanahon na yun. Sabi ng mga parents namin, iba itong batang to para hindi ma... Kasi ito na, 70s na ito ha. Mm-mm. Mga 1969, 1970. Mm-mm. So, alam mo naman yung mga panahon na yun, yung talaga maiinit ang mga kabataan, no? Nag-i-experimento ng mga kung ano. Correct. Imagine mo na kung ano yun. Yeah, mismo na. Bigyan ng mga ito, bagong-bago itong mga vision at mga pasok dito sa Pilipinas. Mm. Na nung mga kapanahulan ng mga magulang ko, wala naman silang gano'n. Alam lang nila ganitong mga bisyo at ganyan. Tama. Sabi nung nanay ko, abay, papag-aralin ko ito ng ano, sa Yamaha electronic organ. Kasi nauuso na ngayon yung bahay-bahay, bumibili ng gano'n. Di ba? Yung mga setup na gano'n. Mm-hmm. Oh, sige, para na matuto ng music itong batang to, yung kami magkapatid, pinag-aral ngayon kami ng organ music. Yan yung pangalawang instrumento na natutunan ko, may organ. Nagigitaran ako ng pati-pati pa ng gano'n. Grade 6, grade 7. Hanggat mamaya, sumali ako ng marching band. So, nag-level up yung aking interest sa music kasi nagugustuhan ko ito ah. Tapos yung sa marching band na sa Lasal, sa grade school ko, sa Green Hills. Green Hills. Nagtawag. Nag-recruit yung marching band namin. Kasi i-import kami ng mga tigalabas para tumugtog ng national anthem pagka yung Monday. Di ba? Bago mag-homeroom. Sabi nung principal,
magtayo tayo ng ano, ng sarili natin na magte-train ng mga bata. Uy, di kumuha sila ng maestro from Santolan, Pasig na napakagaling noon. Yun ang nag-mentor sa akin. As LS grade 6, binigyan ngayon ako ng brass instrument. Yan. Kasi wala naman mga gitara doon sa marching band eh. Correct. Hindi ka naman marcha, nagigitara eh. O kaya organ. Oo. Buti lang, hindi ka cellista. Mismo. Kailangan mo na upuan. Oo, oh, may dalo-dalo ka pa upuan. Nagmamarcha ka, nagmamarcha ka, kailangan mo pa. So sabi niya lang, oh, eh, gusto kong sumali. Eh, ano, alam mo, iho, natugtugin. Wala ho. Oh, sige, naiintindihan na nung bandmaster namin. Tinignan yung lobby kong ganun eh. Kami, mga magkakaklase kami, barkada kami. Alika, para makasibat tayo doon sa isa sa mga classroom ng ano, na nando ka sa classroom, pupunta ka ng band room. Maganda yun, doon tayo para meron. Sige, makakaalis ka doon sa classroom mo, pupunta ka roon. Di ba, parang happening eh. Tsaka music. O sige, tignan natin. Mahilig kami, tatlo kami mahilig na mga magkakaklase. Alika, tignan natin kung ano ang bagay. Okay, tignan nyo ang kaklase kong ganyan. Medyo mataba na malaking ganyan. Ha? Eh, ikaw, iyo, magbe-bass drum ka. Sabi nga nun ng maestro na. Yung malaking bass drum na gano'n. Yung ano, yung pang bombo, ang tawag na nung bombo. O yung bombo, di ba? Yung bass drum. Tapos ikaw, payat ka eh. Binigyan na cymbals ngayon yun. Yung bompyang, ano? Oo, oh, bompyang naman siya. Oh. Okay, tapos tinignan akong gano'n. Eh, medium build. Tapos tinignan yung mukha akong gano'n ng bandmaster. Ba't kaya tinitignan yung mukha akong? Hindi naman ako kagandahan lalaki. Kagandahan ba? Tinignan niyo labi. Ikaw, iho, trombone. Ha? Trombone? Trombone. Oo, kasi tinignan niyo labi. Yung labi pala, may four-man trombone. Malaki yung mouthpiece kasi ng trombone. Oo nga. Ganun. Ayun, may ganun. Sabi ganun, doon ako unang natuto ng mga... Yun pala ang bukadora. Yun yung bukadora, ito. Oo, tinitignan nga ng mga bandmaster yun. Kung ano, papasok yung... kung ano ang bagay sa yung instrumento, yun ang unang makikita. Correct. Ganun. First lesson learned, doon pa lang sa yung apply, mag-a-apply pa lang, recruit pa lang eh, no? Right, meron right. Wow. Binigyan ngayon ako ng trombone. Ngayon, dumami yung mga kaklase na sabi, uy, dumalabas kayo ng classroom pag ganitong period, kami rin. Ayun. Sali kami dyan. yan. Oh, pagsali ng mga ibang kaklase ko rin na mahilig ng music, dahil yung pala, member na kami ng marching band na tinanggap kami, tapos tinuturuan kami ng maestro namin magbasa ng nota, na ano, di ba, pati magsulat. Galing ng maestro namin na yun. Para naging tatay namin yun na pangalawa, yung dahil yung nag-mentor sa amin, ng mga kabataan eh. Ganun, okay. Pati yung discipline na ko, talagang nakatikim kami ron. So, pinitingilaan namin yun hanggang ngayon. Parang sinasabi ko na, ito yung naging mentor ko pa talaga si Matt Sapol, yung unang-una. Right. Yung unang-una. O yung mga kaklase ko, sabi nga nun, ah, ang ganda kayo, mag-trombone din kayo. Kasi sa isang marching band, at least tatlo yung trombonista eh. Na apat, para yung matatag yung brass section, yung ganyan. Tapos trumpet, eh wala pang, meron nakakuha ang isa. Eh dahil tatlo na kaming trombone, para sabi nga nun, ikaw, iho, lilipat kita ng instrumento. Ibigyan kita ng euphonium. Oh? Ako naman, opo. Ano yung bang euphonium? Hindi po. Yung euphonium, ang tawag isang pangalan na is baritone. Yung baritone yun, baritone horn, ang tawag doon. Yes. Parang tuba yun, pero mas maliit. Maliit na tuba. Medium size yun. Kung sa orchestra, ang tawag, yun yung tunog na papel na gagawin ng French horn kung sa orchestra. Right. Sa marching band, yung papel na tutugtugin ng mga passages doon at saka yung mga patunog doon, style French horn. Pero sa marching band, yun ang tumutugtog ng mga gagawin ng French horn sa orchestra, symphony. Okay. So maganda kasi melodic. Sa isang marching band, iisa kang tumutugtog ng euphonium kasi ikaw yung counter melody. Uh-huh. Ikaw yung gagawa niya. Ano, ha? Ang ganda. Nagustuhan ko yung instrumento na yun hanggang college ako. Isipin mo, nung high school na, nakakapag-discount ako noon sa Lasal Green Hills ng matrikula. Ah, dahil miyembro ka ng marching band, tumutugtog ako ng euphonium. Bumunta na ng college dahil marching band ka ng UP. Wala kang binabayaran ngayon na tuition na later on. Hindi ka magbabayad. Libre ka. Dahil dun sa ROTC. Maraming mga... Dahil sa ROTC ka. Oo, ganon. Di ba? So, nakakalibre ka ng matrikula. Correct. And yun yung... yun yung stepping stone ko talaga. Doon ako nang galing sa molde na yun. Kaya doon ako nagsimula. Ngayon, later on, nung magko-com, yung naka-interest na ako ng
sumali sa mga combo. Yeah. Combo eh, di ba? Yung mga... Oo eh, yung talaga ang tawag. Oo, yung banda. Yeah. Banda na. Mm-hmm. Wala namang marirecruit na bariton, euphonium player sa buhok. Correct. So, ano eh, di ba? Mahirap yun sa club, tumugtog ng, ano, di ba? Ang tawag ng bombardino, di ba yung bombardino? Yes. Parang wapoy siya ata, bombardino, tumutugtog sa club. Eh, rock na yung usapan eh. Maliban sa blood, sweat, and tears, meron sila nun. Pero nung panahon na yun, hindi pa sikat dito sa atin. Dito, kukuha ka. It's either saxophone player ka, trombone, or trumpet. Para masama ka sa mga rock band. Yeah. Mga 70s. Nakialam ngayon ako ng saxophone. Pinakialaman ko ngayon yung mga habang nandun kami sa band room, nag-iinsayo kami. Pag break time, oh, break muna tayo, sabi ng maestro. Oh, sige, pahinga muna tayo ng mga 10 minutes. Oh, walang, ano, kukunin ko yung alto sax, yung alto saxophone. Tatago ako na sa isang tabi, pakikialam ako na pagagalitan ako. Masisira yung bocadoro ko. Ano kaya, bombardino ka, ba't katutugtog ng sax? Bawal daw yun, bawal. Pero, nagtatago akong ganun hanggat natuto ako through the years. So, gumraduate ako ng high school, marunong ako tumugtog ng saxophone. Pero talagang bariton niyo po ang yung tinutugtog ko. Okay. Pagdating ng college, yan, nag-shift na ako sa bariton saxophone naman. Yung malaki, yung hawak ko ngayon. Actually, sa AMP Big Band. The guest ko si Roxy a couple of episodes yan, ago. Yan, yun. Yung instrumento ni Roxy. Nakabalitaan nga kami. Sabi ko, ang naaalala kong bariton saxophone player, aside from her, ikaw. Tapos nga, pinaalala niya si JB Villanueva din. So, bariton sax, nag-alto ka muna, tapos napunta ka ng bariton. Bakit? Napunta muna ako ng tenor, alto, tenor, tapos nag-bariton sax na ako. Sa aking pandinig, lalo pa dahil primarily arranger ako, Jong eh. Arranger, musical arranger. Yan ang talagang aking default. Yung as an instrumentalist sa akin, mas secondary kaysa as an arranger. Okay. So, sa pandinig ko, sa aking heart, mas malapit ako doon sa frequency ng mga nando sa baba. Pagka yung sa mga... sa soundscape, ano? Sa, yes. Sa larangan ng orchestra or yung sound environment. Kumikiling ako doon sa sound ng mga instrumentong nando sa baba. Nando sa medium, yung middle range ang gano'n sa baba. Parang interesado yung pandinig ko sa gano'n for some reason. Mayroong iba gusto nila yung mga high pitch, yung mga ganyan. Pero ako, yun. Pero may instrumento ang mga dinaanan ko eh. Bombardino, trom. Gano'n na mid-range, baba. Mm-hmm. Baba yun. Eh, gusto ko yung idea ng fundasyon. I see. Yung fundasyon. Yes, o, yes. Yung idea na yun. Mm-hmm. Sa music, sa arrangement, lalo pa pag you're dealing with mga brass, wood, wind and brass, yung right. Ganyan. Lalo pa in a big band setup, which is my love. Yung love ko yun, yung big band na style eh. Mm-hmm. Yung know? Fundasyon nun, baritone sax or yung bass trombone. Mm-hmm. Doon ako napunta sa baritone sax. Eh, ako lang ang nagbabariton sax noon sa UP, College of Music, noong mga panahon na yun. Kaya yung isang maestro, oo, yun, sabi, gawa tayo ng banda, meron na tayong bariton sax player dito, buo na yung saxophone section. Kasi ang dami, mga nag-aalto, mga nag-terror, dami nun eh. Oo, ang dami nila, at saka mahuhusay. Eh, wala nang ibang nagbabariton, ako lang. Hindi naman dahil mahusay ako, kung hindi ako lang. Noong panahon na yun, ako lang nagbabariton sax na, buo na tayo. Magtayo tayo ng UP Jazz. Oh, UP Jazz Ensemble. I see. Yun, so, pala nag-umpisa. Yun na nagsimula yun. Kailan, Yor, nung nasa high school ka, kailan mo nalaman na, papasok pag-college, music na ako kunin ko, sure na yan. Ano kung kailan ko nalaman? Oo, kailan mo nalaman. May naging influensya ba? Or talagang solong? Meron, meron. Yun, yung aking band maestro na yun. Maestro na yun, si Abilino, Mexico. Si Mr. Mexico, ang tawag namin. So, in-encourage niya ako na tuloy mo iho kasi siguro may nakita siya sa akin na yung talagang may passion. Correct. Nagsusulat ako ng ereglo, third year high school, fourth year high school. Wow. Naalala mo yung Kundirana? Kundirana. Oh, sige. Yung di band leader ako nung fourth year ako, okay, senior year. Tapos yung mga kasama ko hindi marunong mga magbasa, tinuturuan ko 'yun. Yung mga yung band na Kundirana. Eh noon kasi talagang ano kami, self-contained kami. Meron kaming blowing, yung mga hinikayat ko mga barkada, sali kayo dito kasi nauuso na ang show band eh. Yes. No? So naging yung Glee Club na Kundirana na 60 members, chin-up down nila sa 20. Okay. Okay.
Hindi lang, 30 kasi 20 yung singers eh. Chinap down nila from 60. Kasi gusto nilang maging parang show band, yung boy band. So show yung boy band, yung mga ganun. Yun ang binuong banda. Tapos, tapos yung banda na 10 kami, may blowing yun. Nagpasok ako ng blowing. Kasi yung mga tugtugan, mga Tauro power na eh. Naku, ganyan na yung mismo yun. Ganyan na yung mga inspirasyon namin eh. Yun yung mga pang-party namin yun eh. Yes, sorry. Alika, sali kayo yung ganyan. Eh, hindi mga marunong magbasa. Kasi bago lang sa marching band, hindi naman talagang ano. Yes. Tinuro ako magbasa, tapos yung tugtog na kami ng mga contemporary, sinisipra kami ng mga kung ano-ano, ng mga pop, no? Sa mga gano'n, ng mga panahon na yun. Tapos may mga blowing. Yeah. Diba may mga stylistics na lang uso eh, yung mga ganong grupo eh. Ano ba? Eh, di blowing yung mga yun eh. Diba? Makakanta ng mga, yung mga American, Afro-American boy bands, diba? Yung ganun. Tapos yung mga deploying. Tutugtugin namin yung ganong tema. Pati mga Broadway, mga ganon. Eh, di siyempre, di orchestra. Tuturo ko ngayon. Nagsisulat akong ganyan. Self-taught, yung Widow. Wow. Tapos nag-areglo akong ganyan. Nakikita ako ng bandmaster namin. Itong batang ito meron. Kapag-areglo na na 30 high school, eh, ganon. Para self-taught, di ba, na magsulat ng score. Galing naman nun. Sabi ko nga, sir, oh, so, kaya sabi ko sa sarili ko, parang ito yata ang gusto kong gawin habang buhay. Habang buhay. Ganun, di ba? Yun, doon nagsimula yun. Looks like you made the right choice. Eh, paano yun, Yor? Nung nagsusulat kami, yung mga balor na dadalim mo na rin? Or nota-nota lang? No! Pati balor? Talaga. Lalo na nung third year high school ako, syempre, nagsisimula kang ganun. Eh, hit and miss yun. Kasi minsan na, may mali pala akong ganun. Mache-check ngayon nung, mache-check ko doon sa maestro. Ba, hindi ganyan, iho. Ganito yan. Di, okay. Learn something new for the day. Yes. Natandaan ko lang 'yun. Ganun. Kasi wala naman akong kung hindi nung pinag-aral ako ng Yamaha record Yamaha organ. Eh. Nang naman ang alam kong even din sa pagbabasa ng nota, parang aninag lang 'yan. Ang tawag daw aninag, hindi ka naman talaga marunong ka, pero hindi naman yung sight reading na mabibilis na virtuoso na ano, hindi. Talagang di ba? May kabagalan. Kaya lang dahil sa marching band, natuto akong bumilis na magbasa. Yeah. Dahil talagang hindi pwedeng hindi ka nagbabasa ron eh. So, matitrain kang ganyan. Matitrain ka. Okay. Gara nung background. So, baritone ka na sa UP, UP Jazz. Ayan. Tuloy-tuloy na yan. Ilang years. Anong natapos mo nyo? Arranging, composition? Okay. It's sad to say, kasi composition major ako. Yes. No, ha? Nung pumasok ako. And then, hindi ko natapos yun kasi maaga ako nagkapamilya. Alright. So, maaga rin ako sa makatuwid na rumakit na. Kailangan na magtrabaho. Okay. Pumapasok ako, dalawa na yung anak ko eh. Pero mapasok pa rin ako. Eh, up to such a point na yung bang yung mga klase ko ng alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga, hindi ko na mapapasukan yun. Kasi umuwi pa lang ako, alas 3 ng umaga eh. Correct. Sa mga gig. Naging norm na guilty rin ako dyan sa mga ganyang sitwasyon. Ayaw, mga marami sa marami, atin. Marami. Ganun. Maaga na kapag trabaho. So, ganun na nangyari. So, yeah. Okay. Pero ang pinaka-main work mo as a musician was an arranger or is still an arranger and musical director. Tapos on the side mo yung mga instrument. Multi-instrumentalist ka na kasi nyo, eh. Dami mo na napagdaanan. Hanggang ngayon, may flute ka na nang nalalaman. Tsaka, and all that. Meron din akong flute. Nakikita mo ba yung nandun sa likod yun? Alto flute yun. Alto flute. Pambihira. May bass flute dito. O yun. Parang wala kang ano, masyadong interest sa music. Eh, no? Baka gusto mo mag-harp. Kaya. Huwag na. Wala. Parang mga isang garahe yun. O yun. Ano yan? Lahat talagang self-study? Yes, especially itong mga wind instruments na yan. Mm-hmm. Although I would siyempre also learn from the best people. I would be asking them. Naalala ko yung nung bata ako, nung weld, sinasabi ko mga early 20s, yung ganyan. I had this wonderful privilege and opportunity na makilala ko yung one of the greatest baritone sax player natin, si Mang Picoy Villapando. Yeah. Okay. Mm-hmm. Si Mang Pike, kung tawagin namin, si Mang Pike. Yun, ganun eh. He was already 60 nung nakilala ko siya. Yes. Ay, alam mo, parang bata yun. Parang kung magkikilos, pero maliit lang yun na stocky na ganun. Pero bariton,
kakalahati niya yung barito ng sax. Oh, ganyan. Pakalaki kasi nga. Pero pag tumira yun, ganun. Clarinetista din si Ma'am Pike. Kaya talagang accomplished clarinet player, tapos baritone sax player, napakagaling. Eh, yun ang mga tanungan ko nun eh. Yun yung mga nakakapanayam ko nun, tapos matatanong ko. And then there would be session ng baritone sax players ng mga senior na rin, ng mga panahon na yun. Yung mga pakutsay-kutsay na tanong na yun, paano ba itong ganyan? Eh, so ito nang magme-mentor, well, masasabi ko na rin na mga semi-mentoring na yun eh, yung on the job eh. Tama. Nag-aareglo ko, sila yung mga tao. Pag break time, di tatanungin ko na lang. Yes. Ganun, tapos ano ba yung mga kinakailangan? Ano ba yung mga dapat gawin? Exercise, ano ba yung mga ganun? Yeah. So pag generous na, feeling generous ngayon yung kausap ng musiko, because I tell you, yung mga old school mga musiko, kailangan mahuli mo yung kiliti ng mga yun. At saka yung mga suplado yun. Ano yung mga puso na ba? Mga suplado. Sinabi mo, sobrang mga sensitive na mga magagaling na mga ano, pero ang mabuti kung meron kang yung bang extroverted na yung bang machika na nakakausap. Na meron din naman yung mga ganun. Nakakatuwa. Kasi very generous sa kanilang ideas na so they share it. And then nakakatuwa, nakausap. Pero marami yung serious. Ah, yung wag mong may pakumbaba na, na approach doon. Na, alam mo yun, inabot mo yung mga yun. Oo, yun, lalo na yung mga barkada ni Airpats. Airpat mo. Yun, yung school nila, yung kanilang yung gano'n, na pinanggalingan na barkadahan. Senior, tataray, ano, ano ko lang, ha? Klaruhin ko lang. Wala sa background mo na musician. Kumbaga, ikaw lang. Wala sa father, mother, family. Oo. Okay. Ako lang ang nangyaring professional na naging professional. Okay, pero doon sa angka namin, hanggang umabot lang sa music appreciation, mga mahuhusay naman ang, yes, ang mga widow at yung mga pag-appreciate. Pero pangkaraniwan na sa aming yung mga kurso na kinukuha ng mga pinsan ko at yung mga tiyuhin, eh kung hindi sila abogado, eh may nasa medicine, no? Ganon ang kalakaran doon. Correct. From father side saka mother side. Sa mga tuwid, ako lang yung nagtuloy talaga sa arts na naging career. Kasi naging career. A professional ako lang musician. And the good news is, mga kaihip, hindi po lamang si Mel ngayon na ipasa niya sa mga anak niya ang hilig niya sa musika. Dahil dyan si Rhea, si Lamarck, napakagaling na mga musician. Sus Mario, Seth, yan yung mga biyahero. Oo, mga biyahero. Malalakas. Kauuwi lang naman ngayon. Talaga. Malalakas. Stranded nga sandali. Ah, oo nga, no? Dahil na-lockdown sa barko. Bago nga pinababa. Sa barko. Oo, lalo na yung second to the youngest, yung si Miko, yung nagbe-base. Oh, okay. Yun. Yeah. Oh, yun. Matagal na yung nasa Norway. Oh. Nandun lang sila sa pier. Si Rhea ang... No, bago na po. Nagbang musical director, nag-arrange. Yes. Yes. Nag-arrange ang orchestra. Mm-hmm. At sometimes, nag-MD, well, MD ni, ano, ni Bamboo. Bamboo, oo. Okay. Wow. Mga galing shows niya. Galing. Pagka kinakailangan ng orchestra, lalo pa. Mm-hmm. And then, she writes arrangements for, yun yung mga grupo nila, Gerard Salonga. Yung sila yung arranger ni Leia. Yes. Yan. Yan ang mga ano nila, no? Kumbaga, batch nila yan. Eh. Yan. At saka, mga accomplished arrangers yan ng orchestral works, saka yung mga ganyan. Yes. And, kasi alam mo, kukunti na ngayon ang gumagawa niyan eh. Hindi na, no, hindi na kamukha nung mga 70s at 80s talagang. Yun ang usap. Kasi yun ang norm. Yes. Oh, yun ang norm nung una. Okay. Saka walang mga programming nung una, di ba? Yung puro orchestra ang katapat mo. Sulat-sulat talaga. Yun. Tulad talaga. Oh, anyway, alam niyo mga kaihip, again, like I said, napakaswerte natin dahil itong si Senior Mel, napaka kumaga colorful ng buhay, lalo na sa pagdating sa music. Babalik ko muna tayo sa saxophone. Yung baritone mo, hanggang ngayon ginagamit mo pa yun. Pero hindi, of course, nakakatugtog ka ng tenor and alto. Ayun, oh, nandun mismo. Ano bang baritone ang gamit mo? Paul Moriat yan. Yan yung kanilang gold lacquered na Paul Moriat. Okay. Okay, ano nga ba model nito? 300 yata. PMB
300. May ganun na code yan eh. Yan yung model niyan. Anyway, dadalawa lang naman yan nung panahon na binili ko yan nung 2009. Nung nabili ko yan 2009. Okay. Tapos mouthpiece na gamit? Okay, dumaan ako sa marami. Yan. Ako, alam mo naman ang mga wind player, lalo pa mga saxophone. Mm-mm. Talagang dyan kami nauubos eh. Kuya nga, parang napansin ko. Yung mga kinikita na gig na napupunta eh. Hindi sa kanya, yung reed. Yung pa isa. Lalo na eh. Yung mouthpiece kasi nag-i-experiment ka. Ngayon, ito, nakakuha ako ng vintage na Morgan. Mm-hmm. Yan yung mga... yung nabili ko Morgan na 9 yung opening. Malaki, no? Pero okay. Kasi ginagamitan ko ng reed na malambot. Okay. Ang tunog nun, okay. Having said that, yung reed na malambot, naubos. Kaya ngayon, kailangan kong gumamit ng mas matigas. Mm-hmm. Kailangan palitan ko yung mouthpiece ko ngayon dahil kasi mauubos na yung hininga. Dun sa opening na 9, hindi ko kaya yung ganun. Mm-hmm. O-order pa ako nung reed na yun. No? Ngayon, meron akong marami na medium size ang tawag na reed. Di ba? Medium strength, yung mga naiwan ko dyan, mga ilang boxes. Right. Because ang ginagamitan ko nun na mouthpiece, yung nakaset up ngayon habang hindi pa ako nakakabili nung reed na malambot. Uh-huh. Okay, Yamaha yun. Yung mouthpiece na yun is a Yamaha. Uh-huh. Ang opening nun is mga nasa 6.5 lang yan. Ano, Yamaha. But kailangan kong gamitan ng medium yan. So yan, yung dalawang dyan ako naglalaro na mouthpiece. Okay, dyan ako naglalaro. When you say malambot sa 9 opening, ano yung mga 2? Yung opening kasi nung... Okay ha, dali ha. Okay. Yan. Ito yung neck ng bariton. Okay. So, nakakabit na siyang ganyan. Pagbili ko muna. Para, okay. Ito yung Yamaha. Okay. Yung opening niyan from there. Yung opening from the reed saka yung yon nandoon. Maraming sizes yun, iba't iba. Okay. Depende yon sa itsura ng bukadora mo, kapasidad mo, depende sa gusto mong sound. Yan yung mga criteria. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ito which is nasa mga 6 to 7 ng opening nito. Mm-hmm. Ngayon, para doon sa kapasidad ko, yes, at saka doon sa bukadora kung ganyan, yung bite, yung ganon. Okay? Mas pipili ako ng medium size. Kasi yung small opening yon, yung 6, nandun ka na sa considered na yun as a medyo narrow opening. Okay. Yeah. Okay? Pag sinabi mo 6. 7 is the medium, kadalasan sa mga mouthpieces. Pag mag-umate ka na, yun, medyo nasa large ka na. Yung mga egoy na makikita mo lalaki na gano'n or mga gano'n yung bibig na ano, ganyan. Naka-8 yung mga yung kadalasan. Okay. Yung mga 6, maliban doon sa gano'ng kapasidad na for air and saka yung blowing, na ease ng blowing or yung gusto mo yung mahirap. Depende yun eh. Right. Sa kahaminsan eh. No? Pero yung opening na yan also sometimes at saka yung mga opening doon sa loob na yan, kung gusto mo ng contemporary sound, kung gusto mo ng mga jazz sound, vintage na traditional sound ng mga style ng mga Jerry Mulligan noong mga 1960s na yung talagang bebop na mga style na ang tunog noon yung ganon. Anyway, it's very hard to explain it. Yes. Kailangan madilig mo sina Jerry Mulligan para maintindihan mo yung vintage sound na yan. But anyway, yun ang na-idolize namin na isa sa mga na na-idolize kong baritone sax player na kano. So, ito, pinili ko lang yung small opening. Pero I have to use a medium kasi pag soft yung aking reed na nakuha na size na ganyan, tendency na yun pag bumuga ako dahil maliit na yung opening na ganyan, magsasara kagad biglang ganyan yun. So, all this considered, ini-experimentohan mo yun eh. Ini-experimento yun. Kaya doon kami nauubos. Kaya naman pala. Kasi, natuwa na ako rito sa Yamaha. By the way, ito, regalo lang. Hindi naman regalo. Ewan ko regalo. Pero alam mo naman, Michael Guevara. Care of Michael Guevara. Kilala ko yan, si Michael Guevara. Imbitahin mo rin yun. Ang dami na ko. Si Professor. Ang tawag ko rin, The Professor. Oh, actually, nakalinya siya talaga. Ayan, yan ang maganda ko. Kasi yun talagang instructor sa UP ng saxophone. Actually, okay. Na-ayudahan din ako ng isang ganyan. Oh, yan. Sabi nga, sir,
Subukan mo yan, oh. Ayun, ginagamit ko. Ikaw, paano ka? Hindi na, na. Ang dami nung mga piece na. Gaganda na mga watch. Ganyan naman. Oh, sige, subukan ko. Nagustuhan ko. Tagal kong ginamit dito. Ayun. Tapos, yun, Max, yung sound niya, may pagka-contemporary. Okay. Medyo moderno na ano. Yes. Nabili ko ngayon, nakabili rin ako ng isang nandiyan, nakatago dyan sa closet. Isa sa mga mouthpieces na nandiyan na ginagamit ko naman na gustong-gusto ko, yun yung mouthpiece naman na ginagamit nila Jerry Mulligan noon, noong mga 60s, yung style na yun, vintage, yung nagbenta sa akin yung Americano. Okay. Ayun ganun, ang dami niya rin mga gamit, so nagdi-dispose din siya. Nagustuhan ko yun. Mm-hmm. But I have to buy a softer reed na yun kasi ang laki nga, 9 yung opening. Mismo pala yan, mix and match pala yan talaga. Mix and match. Exactly. That's what you do. Mix and match. Para bang till you find your perfect combination. That's right. Kasi yung sound na hinahanap mo, yung execution, yung buga, yung gusto mong yung unique sound na hinahanap mo, ikaw ang nakakaalam nun eh. Pati paano mo gagamitin eh, 'di ba? Yung ganun. Ano yung maluwag sa iyo? Yes. Yung hindi ka basta, ang dami kasi dire, hindi ka mapapagod. Mm-hmm. Kayang-kaya mong gampanan yung tapos yung sound na yun, naliligayahan ka. Yes. Ganun, di ba? Tsaka natutuwa kang nagbo-blow ka kasi easy blowing para sa iyo yun. Yeah. Yung mga ganyan, meron yung mga hindi masyado pero maganda ang tunog, mm-hmm. nagsisettle sa mga ganun. Hindi masyadong easy blowing pero nagsisettle sa ganun. Iba't iba eh. Minsan iba't iba ang galing ng mga saxophonista pagdating sa ganun. So compromise din pala yan, ha? Oo, nagkaganon. Wow. Kaya ano meron pala mag-gastos? Exactly. Kaya at a certain point, sabi ko ang ganyan, kailangan hindi muna ako bibili. Maghihiram muna ako kumare. O kung yung katabi ko. Matitesting nyo muna. Okay, maganda naman sa community ng mga saxophone players. Sige, subukan nyo yung ganyan, ganyan na kami niyan. O, tingnan mo. Tingnan mo. Pag nagustuhan mo, o, di, lagay mo na yun doon. Tapos, ilinya mo na. Pabira. Puti na lang. Kasalukuyan, happy na ako sa nangyayari sa akin. For now. Oh, yun. Yan ang importante. For now. For now. Sa ika nga, for now. Don't kung magtatapos ng salita. Sumubo ka ba ng synthetic reed? Yes, sir. Mm. Actually, gusto ko rin yan. Mm-hmm. Yung synthetic reed. Ang dami ako riyan. Mm-hmm. Dalawa yung andyan. Yung parang, yun nga, yung synthetic at saka meron yung coated. Coated. Di ba? Yung kahoy pero coated. Yes. Coated. Meron yan. So, yung dalawang yan, depende yan sa sitwasyon. Meron mga may mga style ng tugtugan na gusto ko yan, lalo pa kung ang tawag pit musician ka, yung tumutugtog ka sa mga musicals, orchestra pit musician. Kasi yun, ang mga dobling, di sari-sari, ano ha? Tapos minsan mababakante, ilalagay mong ganyan. Yes. Tapos mga 5 minutes mong hindi na nabugahan yung sax, minigas na kaagad yung reed nun. Biglang ando na sa papel, kailangan mo ng pok, ganun, yung papalit ka ng flute, pupunta ka ng ganyan. Maganda yung sa ganun, kasi hindi mo na kailangan masyadong basain para tumunog. Pag hindi ganun, delikado ka na baka yung unang pok, ganun eh, hindi pa warmed up yung iniwan mo yung aircon. Tama. Lakas yung aircon. Yan. Matalas eh. Tsaka yung mga ganyan, yung mga synthetic, matalas ang tunog. So, kung mga moderno R&B, gusto mo yun. Di ba yung mga ganun? Yung mga rock, gusto mo yan. Yung tumutusok na ganun. Yung na-mention ni Senyor yung doubling. Yun nga yung sa in a situation na sa ensemble ka or ensemble whether whatever you want to call it. Kagaya na na-explain to that Senyor, kadalasan saxophone ang kinukuha sa kasi sa banda. Tapos may kailangan na isang pyesa flutista. Hindi sila kukuha ng flutista ng isa pa. Sayang. Kukuha na sila ng saxophonista na tumutugtog ng flute. More or less tipid na ng konti. Pero magkaroon ba yan? Pag doubling or doubler ka, doubler ba tawag doon? Doubling. Doubler. Payment po. Pareho lang. Meron. Usually yun. Noong una, meron yun. Nausap ngayon na parang all-in na eh. All-in package. For us. Ganun na nausap. Noong una, kada doubling na dala mo, meron yung corresponding na rate. Kala, kada dala mo. Kada dala. May of mga, course, hindi naman mga, as much as another person, pero may konti. May konting dagdag. Well, hindi naman yung... Tama ka. May konting
dagdag lang, lalo na sa recording. Pag pinagdala mo ng dalawa, may konti pang dagdag yun. Pag tatlo kasi, meron yung mga nagsasaksipon, tapos tatlo yung dobling. Di ba? Oo. May mga ganun. Noong una. Actually, okay. Ang naalala ko dyan, ang dati nung sumisitin ako sa recording, si yung mga Erning Mendoza. Nagpo-flute, nagsasax. Ang galing mag-flute. Oh. Yung flute. Ah, alam na, magpatulot ng flute. Oh, soprano sax. May mga ganun. Marami. Ang dami. Ha? Clarinet pa nga ata. Yung clarinet na si Eddie Sangkap na yan, pagka-clarinet. Ah, talaga? Si Eddie Sangkap. Usually, pag nag-aalto sax ka, ang dobling mo, clarinet. Clarinet. Okay. Kadalasan. Uh-huh. Yan. Marunong ka rin mag-flute. Mm-hmm. Diba? Pero usually, nung bata ka, ang mga nagka-alto saxophone, bago nag-alto saxophone, dumaan ang clarinet. For some reason, ganun ang nangyayari. Ganun sa mga marching bands . Yung mga na-interview ko, ganun nga ang pinagmulan, clarinet, tapos nag-aalto. Yeah. Doon ang tumo nila. Pag nagsimula ka sa clarinet, yun yung pinakamahirap na single reed instrument na tugtugin, clarinet. Uh-huh. Okay. Pag nagsimula ka doon, lalo na yung Boehm system, o yung system na yon na fingering, at saka yung nasanay ka na magbasa ng ubas-ubas, ang tawag ko yung ubas-ubas. yung mga pyesa ng clarinet. Parang pyesa ng violin. Yan. Ganon yung daming nakasulat. Di ba? Todo yun. Tapos yung mga pasaheng ginagawa. Ganon. Parang flute din, pero kasi dahil yung single reed instrument, at saka butas yun . Na tinatakpan nung ganon. Kaya kung gumaling ka noon nung bata ka, parang mas madali kang gumaling sa ibang instrumento na single reed. Nakakamukha ng saxophone. Hindi ba? Yung mga ganyan. Yung mga saxophone. Yun yung normal na mangyayari. Okay. Na nung mga panahon na yun. Pero ngayon naman, may marunong mag-clarinet. Ayaw na mag-dobling. Clarinet lang ang gusto. Meron din naman ng ganun. Mag-specialization na lang. Specialization na ganun. Pero kadalasan, yung nag-clarinet, or yung magaling na mag-alto saxophone na alam mong nagka-clarinet siya ng bata. So, yun na yung naging dobling. I see. Naging tradition naman, pag tenor sax ka, flute yung flute naman. Double mo. Pag baritone sax player ka, bass clarinet yung double mo. Si Roxy nga, may bass clarinet. May bass clarinet. Yan yung mga understood na ng mga arranger yon. Pag nagsulat ng arrangement, iniisip na yung baritone sax, middle and bass clarinet. Sana meron. Kasi meron na ngayon, nag-i-specialize kung yun lang. Yun lang. Meron ang mga ganun. Ang galing, ano? Ang dami ko natututunan talaga dito sa vlog na ito. Nakakatuwa. So, pati yung nabanggit nyo kanina nyo, no? Yung love na love mo yung big band. Actually, diyan nagmula yung AMP Big Band. Or meron ka pang dating big band bago yung AMP? There were a couple. Mm-hmm. Lalo na yung naging inspirasyon ng AMP Big Band ngayon. Mm-hmm. Inspirasyon nun is the Manila Studio Jazz Band na tinayo nila Mang Doming Valdez noong mga 1976. I see. Okay. Uh-huh. Nung nagtayo sila ng banda, this band was comprised of the best session musicians ng Pilipinas. Nagwo-workshop sila every Sunday sa isang recording studio ng may pag-aari ni Ed Sulit, nang tawagin. Ed Sulit Recording Studio. Mm-hmm. Nag-gather sila doon, dito yun sa Cubao. Mm-hmm. Tapos yung mga arranger na matitinik, yung mga pianista, rhythm section, sila Jun Regalado, Roger Herrera, those names, magkikita yun every Sunday. Sila Mang Ernie, sila Mang Oming Concepcion na trumpet, na mga tukador kung tawagin namin yun. Yung mga na mga heater, di ba? Sa brass naman yun. Tsaka, basta, yung lineup noon na big band, na 17-piece big band, syempre, yung mga nakahilera din, yung mga drummer, kasi they take turns playing, kasi nga, workshop siya among themselves. Gusto lang nilang matuto ng mga bagong piyesang big band na contemporary na sinusulat ng mga contemporary arrangers. Plus, na parang nabubuhay ulit nila yung mga pinagdaanan nila nung mga 1950s, 1950s, nung mga ang gig nila puro big band. So, pag Sunday, excited sila at nagwo-workshop sila. I was like 18 years old nung mga panahon na yun na nagsusulat din ako ng arrangement for a singer na very popular noon,
na nag-solo from the Ambivalent Crowd, si Paul Enriquez. Ah, okay. Okay, yung, yes. Okay, naging MD ako noon eh, nung at 19 18? Years old ako eh. Nagsusulot ka na. Yeah, wow. Kaya mga 19, mm-hmm. 18, 19. Mm-hmm. So nakilala ko yung Mandoming Valdez, which was actually the mentor ng lahat. No? Yung gustong matutong mag-arrange, mm-hmm. yun yun. Kaya mga daman nun, di ba? Marami sila. Pero itong si Mandoming kasi napakabait na madaling lapitan. Yes. And besides, naging close namin, na naging close namin kasi we were under the stable ng tinatawag ng management office ni Pilita. Pilita Corrales. Mm, okay. Oh, yung management office na Fai Corrales Associates. Mm. Eh, meron kaming boy band nung mga panahon na yun. Tapos ako yung arranger at kumakanta rin na minanage kami noon, nagbinubook kami nung so nakilala ko itong mga musicians na ito, di ba? Lalo na si Mandoming, yun yung musical director ng stable of artists noon eh. Yes. Nung mga panahon na yun eh, nung at saka ng lahat gustong maging MD si Mandoming. Correct. Siya for a longest time siya yung musical director ng show ni Nora Honor sa TV, mm-hmm. na superstar. Ito again. Mm-hmm. Yan. Okay, among others. Bien. So, yung siya yung nagsimula nung Manila Studio Jazz Band para lang ang mga musicians noon eh updated pati yung talagang dahil nag-studio work na sila eh, individually, mm-hmm. di ba? Racket na yun eh. Mm-hmm. Para lalong gumaling, kailangan magsanay tayo. Yes. Kaya yung Sunday workshop na yun is helping everybody, all those mga matitinding mga session musicians to be parang well-oiled, ika yes, nga. So, di ba, well-oiled. Nag-i-experimento sila sa mga arrangement, ng anong kara nun. So, I will be a kibitzer. Doon lang, atin lang ako naman. Pag nautusan ka lang, oh, iho, ikuha mo nga ako ng beer doon sa, gagawin mo na lang yun, di ba? Yung gano'n. Yes. Diba? Kasi kanya-kanyang potluck yun eh. Diba? Kakain, ako, saya. Tapos makakausap mo sila. Andun lang. Yun. So, may mga kasama rin ako, mga bata nun, aspiring na kung makaka-attend kami on a Sunday, pupunta kami doon talaga. Ganun lang. Ang dami namin natutunan. Nakita ko yung value noon. Kaya ngayon, tinayo namin itong tinuloy namin. As a matter of fact, two of the original members noon, eh nakasama namin ngayon sa AMP Big Band. Mm-hmm. Si Canestor, yes. At saka si Caroni. Correct. Yan, si The Trombone. Canestor Gonzaga. Nako naman. Perfect. Nako. Diba? Sus, yan na. The legend, living legends. Yeah. So, yan yung inspiration niyan. Nice. Yan ang inspiration niyan. To give you a background. Yes. Gara. Ako, mga kaihip, once more, let me remind you, we're talking to Mel Villena on Borrowed Time. Kinidnap ko lang siya today. Anytime, pare. Oo, oh, naman tayo. Para naman may pupuntahan ako, no? Hindi, baka magluluto ko pa. Alam mo naman, yung oras ng luto ngayon. yun lang nga. Talagang dun tayo, medyo patay tayo ron. Excuse me. Okay, so like you said, ang dami mong exposure, ang dami mong... yun, let's always remember na huwag kayong matatakot magtanong, huwag mahihiyang magtanong. Dapat magtatanong kayo para... kasi kasusan na yun, oh. Oo, hindi. Kasi alam mo, natutunan ko yan the hard way. You'll really never know until you ask. Kasi it really works. Exactly. Oh. That's how you get by. That's how you... this is... and not only that, when you ask... Mm-hmm. May kasamang social things doon na hindi mo matutunan na nag-aaral ka lang ng music. Correct. Yung nag-aaral ng music, kasama yun eh. Yung balitaktaka na ganun, nakikita mo mga uga-ugali ng tao. If you are an instrumentalist and an aspiring, professional musician, aspiring, okay, lalo pa, pro, and you want to get in the scene, hindi lang yung pagtugtog ang importante ron. Yeah. Alam mo, most musical directors or band leaders na natutunan ko kila Mandoming, nakikita ko doon sa mga the great musical directors na mga nakilala ko, alam mo, they're after attitude. They're after, okay. Siyempre, pag pro ang isang tao at magaling tumugtog, oh sige, babayaran mo lang naman ang session nun eh. Basta gagawin niya ng tama yung tutugtugin. Which is daming gagawa nun. Yes. Gagawin niya ng tama, babayaran mo ganun. Mm-hmm. Pero the moment na may pagkabaltikin yung tao na yun or mahirap makasama na yun, maski gano'ng kagaling yun, hindi ko makukuha yun. Mm-hmm. Hindi mo makukuha yun. Dahil kasi nag-iingat sila dahil tense eh. Di ba yung ano, hindi nagiging siguro yung environment nakakadagdag sa tension imbes na yung
parang family fun, yes. Ganun. Lalong gumagara yung tugtugan pagka ganun eh. Oh, so hindi lang skill ang music sa pagtugtog, di ba? Yung technical, yung technical, hindi. It has something to do with yung mga uga-ugali. Kailangan yung attitude, yung ganun. Kailangan, importante yun sa mga, at sa mga kapingga, ika nga yung mga kasama, yeah. Yung mga kasama mo sa banda, yung mga kapingga mo ron, yung mga, yun ang hinahanap nila dun. Yeah. Ganun, maliban sa technique, nandun na, given na yun, kaya ka session eh. Mm-hmm. O sige, meron ka. Pero susunod doon, talagang masisipatin ka yung pakikiramdaman ka, yung attitude mo. Yun. Pag mahirap kang pakisamahan, aba, eh, hindi ba, maski gano'n ka kagaling eh. Tacit ka na. Tacit. Bakalas mo na. Yun. Di ba? Okay, kukunin ka na lang panaka-naka. Dahil kasi, di available yung isa. Oh, yan. Rotensyonado ang mataw eh. O di, ganun, di ba? Wala eh. Ganun. Mahirap yung ganun. Oh, yun. Ganun. Doon sa mga mahilig naman magbanda, yun yung, di ba, may mga term tayo, yung mga bagong banda-banda. Yun yung kabit, ika nga, kabit-kabit tayo. Oo. Dahil nga, nakakasundo kayo una sa tugtugan, tsaka sa ugalian. Kaya nagiging yun. Kabit ang tugtugan. Yun. You spend time with each other eh. Mm-hmm. Maliban sa tugtugan, yung break time eh. Yung importante yun. Mm-hmm. Yung nag-uusap kayong ganyan. Yes. Yun. Yung dapat nating hindi makalimutan. Nyor. Ayan na. Doo. Okay. Hihingi naman ako sa iyo ngayon ng idea kung paano ang practice routine mo. Alam ko hindi naman gaano ka na nagpa-practice dahil napaka-busy mo. Pero kung... Yan ang sad. Oh. Yan ang mahirap niyan. Kasi alam mo kung bakit, Nyor. Kasi... Nahati ako talaga eh. Mm-hmm. Yung pag-aareglo, correct. Pag-aarrange, mm-hmm. at saka yung pagtugtog. Yes. Kumiling talaga ako through the years na dumaan, mm-hmm. napakiling ako sa pag-band lead or yung musical, yes. direction, mm-hmm. at saka yung, hindi lang yun, nakikeyboard din kasi ako, di ba? So, hati-hati. Correct. Eh, nako, napakahirap sumunod, magkaroon ng talagang discipline na yung talagang regular na. Mm-hmm. Eh, may pamilya pa tayo, alin mo, anak mo. Yung. So, yung... meron pa nun. Correct. So, habang tumatak po yung taon, through the years, di ba? Tumatanda na. Hindi naman give up, kung hindi meron ka doon na may isasang tabi kesa doon sa isa. Mm-hmm. Nag-suffer sa akin doon, yung as a blowing instrumentalist. Yes. So, ngayon ako nagka-catch up ngayon. Mm-hmm. Sino sa baka ko? Because sabi ko naman, hanggat sa ako ay humihinga, mm-hmm. hindi natatapos yung pag-aaral. Correct. Maski na sa pag-aareglo, there's always something new. Mm-hmm. And then the fun of it, learning is the key. Mm-hmm. Yung ganun, di ba? So, hanggang ngayon, practice pa rin ako, mm-hmm. kung ano yung time na mabibigay ko. Lalo na ngayon, nag-lockdown. Dumami yung practice na yun. Kasi anong gagawin mo? Di ba? Mm-hmm. So, yung pag-aareglo naman, medyo na-set aside naman yun. So, it's an opportunity for me to go back doon sa mga yan. Mm-hmm. Yeah, okay. Which I naman see it as a positive thing na nangyari itong lockdown. Yes. And then, yung nakikita ko ulit yung, yan mo na, yung passion na yun na, oh, sarap. Bisipra ka ng ganun. Yes. Dati ginagawa mo yun, yung tagal mong hindi masyadong nagagawa. And I always start the rehearsal or the practice session na which is I hope, well, hindi, I won't say na perfectly nasusundan ko yung regularity ng time, ha? Mm-hmm. Pero minsan kasi off, minsan isa-isang araw na gano'n, biglang magkakapagitan ng dalawang, tatlong araw, biglang doon na ulit. Yes. Pero minsan naman, araw-araw. Mm-hmm. Basta I would give it 30 minutes at least. At least. Pagka nandyan yung mga instrumenta, mm-hmm. instrumento, nandyan yan, kukunin ko yung isa. Tapos yung buga. Tapos long tones yun, Nyor. Long tones yun. Parating gano'n. Yun ang calisthenics mo yun bago ka magbuhat ng weights. Mm-hmm. Diba? Yun muna yung warm-up na tinatawag. Okay. Minsan, natatamad ka mag-long tones kasi excited ka na sa Mipra. Uh-oh. Papasadahan mo lang na mabilis yung exercise. May mga nakakagano yung araw na gano'n. Yes. Parang yun. Eh, hindi naman ako masyadong hard sa sarili ko. I give it that na. Sila, okay lang yan. bukas ako mag-long tone ulit. Pero importante nyo rin yung long tone. Importante yun. Kasi doon mo na
doon mo na i-embrace yung sound, doon mo nakikita kung saan ka nagkukulang, mm-hmm. whether sa execution, sa breathing, mm-hmm. at saka yung apinasyon, lalo na importante yung tono, right. which is one of the most important yung aspect ng pagtugtog. Mm-hmm. Siyempre, yung tama yung lugar mo, yung placement, consistent, mm-hmm. ganyan, ganyan. Mm-hmm. You get that sa long tone, sa long tone practices. Pahabaan ng nota yun. Oh. Lalo sa baritone, mm-hmm. gusto mong practicing yung lalo na yung lower register. Tapos yung kung paano ko mag-economize ng breathing. Kasi kailangan marami kang balay. Marami kang... Kaya kailangan kukunin mo yung breathing na yun. Yung mga exercise na yun. Doon mo makikita yung groove mo. Kung gaano ka, ilang seconds mo magagawa yung nando ka sa pinakamababa. Correct. So yun, maya't maya yun. Ginagawa mo talaga yun. Yes. Regular yun dapat. Regular. Kasi it follows, yeah. no? The bigger the instrument, the more air you need to blow it. Diba? Of course, yeah. of course. Well, the allocation. Mm-hmm. Okay, yung sinabi mo, the bigger air is the yung allocation, yung yes. how to produce it and how to execute it. Yes. Tapos yung how to economize. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong forma ng diaphragm at saka ng katawan eh, mm-hmm. diba? Yung every wind player, mm-hmm. even singers for that matter, mm-hmm. pag nag-draw ng air yun, dito sa diaphragm, hanggang dun yun, hindi lang hanggang dito. Yung may misan, makikita mo yung mali yung breathing, yung kita mo lumaki yun dito, no? Mm-hmm. Pero yun na, di ba? Yeah. So ang practice dun, lumalaki dapat yung chan. Lalaki yung chan, kung hindi ito. Yeah, yeah, yeah. Yung lumobo yun, uh-huh. lumobo yun chan. Pinapractice mo yun maya't maya kasi dapat maging second nature yun. Mm-hmm. Lahat ng winds, even singers, ganun, sa diaphragm kukuha ngayon ng power yun. Power. Tinitrain yun, yung muscle, lalo na. Yun yung support. Doon nagsisimula. Yeah, so, okay, doon nagsisimula yun. You draw it, ganun. So, ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong capacity to do that. Ngayon, depende sa instrumento mo at saka doon sa mga tinutugtog mo. Mm-hmm. Lalo na pa if you're dealing with yung low instruments na ganyan na malalaki, yung travel ng air, ang daming haba ng travel na ganyan. Yes. So, you need to allocate. Tama. Okay. So, doon mo pinag-aaralan yun. Yung mga long tones, doon mo makukuha yun. Paano mag-economize na huwag kagad na bang, huwag kagad na bira na ganon, di ba? Mm-hmm. Tapos, makukontrol mo dapat yung sound na ito lang, gano'n. Tapos economy ng pagbuga. Pag malakas, sige pa rin, pero hindi, wow, hindi ka ganyan gano'n. Hindi, ubus ka. Mm-hmm. Gano'n, di ba? Tapos, hindi mo makontrol yung sound. Dahil, nagbablast ng gano'n. So, lahat yun, makukuha mo sa long tone exercises yun eh. Yung, bawal lang mainip nyo. Ayun. Kukumplituhin mo from the low register hanggang dun sa yung traditional high range niya. Yes. Tandaan mo talaga lahat sila. Tsaka saka ka na tumira ng kung anong gusto mong practicein na scale later. Pero doon ka muna magsisimula. Long tones ka muna bago ka mag-boom na Mars, ha? Yeah. Ayun, wala ganun. Para maganda yung bro, na Mars ang labas mo naman. Siyempre. Preparado. Nyor, maraming salamat. You're welcome, Nyor. I'm so very, anytime. Very lucky to have you and to... Oh, and hopefully, it's a privilege. Bago tayo magtuloy ang magpaalam, hingi lang ako sa iyo ng isang pro tip of the day. Kahit ano man yun, alam ko marami ka nang nabanggit, but yung something that we can hold on to na parang sabi ni Mel, ganito. Ano ba ang pwede mong bigay sa amin? Pro tip of the day! Pro tip of the day, if you're a wind player, do your long tones. O pumalik lang doon, di ba, Nyor? Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importante. Bago ka magsimula ng anything that you do, para ka lang yung nag-exercise sa gym, mm-hmm. hindi ka kagad bubuhat, kailangan kang gumawa ng warm-ups mo. Mm-hmm. Ganun din yun. Di mo pwedeng basta mabanat ng papaganan yun. Kailangan mo itono yung mga muscles. Kailangan mo itono yun. Doon mo makukuha yung sound mo kung ano yung talagang dapat. Doon ka matututo rin ng tamang intonasyon doon sa mga long tone. Maganda nga, may practice ka ng... Ang ganda na nga ngayon, nakakabili ng... Hindi, libre nga yung mga app na yun, pare na ano eh. May metronome na, tapos meron pang tuner. Mm-hmm. Sa telepono. Kara, diba? Mm-hmm. Make use of all those things. I mean, diba? It's like a fantastic technology, what it can offer you. Correct. Gamitin mo na doon sa ganung larangan. Yeah.
long tones. If there's one, long tone. There are several na mga pwedeng itip, pero siguro sa kanan, no? And that, ladies and gentlemen, is the pro tip of the day. And once again, we have with us Señor Mel Villena, a very, very accomplished arranger, musical director, and of course, multi-instrumentalist. He's also the AMP president. Señor, saludo po ako sa iyo. Maraming salamat mabuhay sa inyo. Mabuhay kasi yung ginagawa, Jong, at mga katoto, kung tawagin namin, ang mga kapwa musiko, mabuhay po kayo, and keep on aspiring for the good stuff. Maraming salamat, Señor Mel. And ladies and gentlemen, again, if you enjoyed today's video, please don't forget to subscribe. Also, if may mga link po si Señor Mel, hihingin natin sa kanya, baka may YouTube channel siya, of course, his Facebook account, Instagram, baka may Tinder. Shameless plug, ha? Pwede? Pwede. Shameless plug. Of course. Okay. Everyone, I'm inviting you. Well, we're targeting, bago magtapos ang July, ang AMP Guild ay magkakaroon ng workshop. Mm-hmm. Yung workshop na yon, just tune in sa FB page ng AMP, Asosasyon ng Musikong Pilipino, and then it will give you dates. Ang magtuturo po ay Dektet, the 10-piece band. Okay, we will play as a group, and then we will introduce you to each of your mentors. Kung gitarista ka, you have Noel Santiago. Kung alto saxophone player ka, you have Michael Guevara. Mm-hmm. Magbibigay po sila ng mga leksyon. Libre po yun. Ako. At magkakaroon po ng schedule, mm-hmm, ang isa't bawat isa sa amin. Ang culminating po, tatakbo po ng mga 5 araw yan. Okay? Kumbaga siguro, every other day, yun ang aming aayusin ng schedule. At yung each mentorship, instrumental mentorship ng mga kanya-kanyang magtuturo ng iba't ibang instrumento, eh parang ganito ang plataforma, parang Zoom. Okay, mm-hmm, mag-Zoom yun. Tapos, yung culminating nun would be, may pipiliin kami mga participant at i-Zoom namin kayo. Kasama kami tumutugtog. Wow. Ng live. Mm-hmm. Okay. But ang pinakamaganda ho nun is that you'll be able to meet the members of the Dektet. And these are the top call session musicians ng Pilipinas. And, yun ho, eh, hindi naman ho sa kung anuman, pero talagang bow ako mismo doon sa mga musiko na ito. Dahil ito ho yung mga talagang matitindi. And it's an opportunity for everyone na magkaroon po ng magandang usapan sa ganitong plataforma na ngayon ay napakabago para sa amin lahat. Lalo na sa aming mga thunder. Ayun! Pero, we'd like to invite everyone, and I'm sure we will have fun together. Yeah, for sure. And this is brought to you in cooperation with NCCA. Mm-hmm. I'm sorry, I almost forgot. Mm-hmm. Thank you for reminding me, kapatid. Yes, so, National Commission for the Culture and Arts, mm-hmm, is every year sumusuporta po sa mga mitiin ng AMP. At kami po ay nagjo-join together every year to offer these workshops. Sayang kung, well, anyway, pagkatapos ng lockdown, yung mga workshop, pumupunta kami sa mga probinsya. Di ba, Jong? Di ba? Pumupunta tayo. Okay. Ganun. So sana, soon, magawa din namin yun. But in the meantime, dito muna tayo sa napakagandang plataforma na ito na talaga namang ayos na Zoom. We will give you the schedules as soon as we get them, and then we'll send it. Of course, we'll spread it sa Facebook and all that. Yes. Plus, one more plug, yung album ng AMP, Big Band. Uy! Pwede ba? Oh, oh. Man, of course. Anyway, we're supposed to be coming out with that sa platform, sa YouTube or internet, kasi we sold out the CDs. Uy, congratulations. Galing. Sold out na eh. So, dapat nga magpapiprint pa ako ng second printing. Mm-hmm. Kaya lang napunta na tayo ng lockdown. Mm-hmm. Kaya, okay, that will probably mayroong konting panahon na siguro itatabi muna natin yun, yung idea na yun. Yes. But we will come out siguro sa YouTube or sa Spotify soon. Mm-hmm. And this is all original arrangements of OPM done Big Band. Wow! Yeah. Something to talk for. Kung wala kayong kopya, hopefully it will be on all the streaming platforms on social media para rin makakuha kayo. All you have to do is
course, download your favorite streaming platforms, Spotify, iTunes, yes, and all those other platforms. And then we will set it up also, actually, kung pwede kong mag-extra plug pa na. Yes, if you want to download the whole album, may isi-set up din kami naman doon na link. But this is, of course, parang ano na yun, meron ng konting ayuda yun. May konting pang-ayuda na siya. Ganun na siya. Save you the gastos na pumunta sa store to buy the actual physical. Exactly. Exactly. Okay. And it, of course, trabaho na ng mga tao eh. Ito yung bayaran. Ano ba naman yun? Ayan na. Oh, ginagalit yun. Yun, now watch out for that. Of course, the workshops by A&P. Of course, featuring the A&P Big Band Dictet at Sampu po sila, and of course the CD, which will be out soon on streaming platforms. Watch out for that. We'll be announcing that as well. So, once again, Senor Bel, marami pong salamat. Mabuhay ka. Salamat. And again, mga kaihip, if you like the video, please don't forget to give us a thumbs up and subscribe on my channel, and click on the notification bell para alam niyo na meron akong bagong video na lumabas. And of course, isa sa guest po natin si Michael Guevara, so watch out for that. Mabuhay ka, mabuhay ang hikain mo, mabuhay ang musikong Pilipino. God bless you too. Mabuhay tayo lahat. Okay, salamat. Maraming salamat. Bye. Thank you. Thank you.